Bang kumakain kayo. Bayan ng Israel, luwalhatiin siya at sambahin. No? So yan. Kaya lahat tayo, instructions ni Lord sa atin ay purihin natin si Lord at luwalhatiin. No? So yan ang ating tungkulin sa ating Panginoon. Sa 24, madukay din niya pinapabayaan at inahamak, no? So kaya mapalad yung kwan, mga hinahamak dahil inalalaya ng ating Panginoon, no? Ginagabayan ng ating Panginoon. Mga dukay di siya pinapabayaan at hinahamak. Hindi siya umiiwas sa humihingi ng paglingap. Sinasagot niya agad ang mga kapuspalad, no? So yan, kaya minsan nagtataka tayo na kung may problema tayo, nagtataka lang tayo paano nalusutan natin, no? O paano nalutas dahil inalalayan pala tayo ng ating Panginoon. Kaya sabi niya, sinasagot niya agad ang mga kapuspalad. So pag tayo ay bagbag na bagbag ang ating puso, tayo ay kapuspalad, no? So kaya mapalad tayo dahil ang sumasagot sa atin ay hari ng mahari, Diyos ng ma-Diyos at Panginoon ng Panginoon. Ginawa mo'y pupurihin sa dakilang kapulungan. No? So, ibig sabihin yan sa simbahan o kung saan pa man may mga pagtitipon. Sa harap ng masunurin, mga ligkod mong hinirang, ang panata kong handog ay doon ko ialay. No? So kaya yung ating handog ngayon ay buong katawan natin. Nahandog natin kay Lord every morning. So bago tayo matulog, nagpipray tayo, kinaamagahan, hinandog natin ang atong buhay sa ating Panginoon. Dito naman sa 26, ang naghihikahos ay sasagana sa pagkain. So yan ang pangako ng ating Panginoon. Basta wag lang natin siyang kalimutan. Ibig sabihin dito ay hindi tayo mawalan. Kung mawalan man tayo, mayroong mag-aalalay. Mayroong tutulong sa atin. Ha? Kung sino man ang gamitin ng ating Panginoon, hindi natin alam. No? Basta ang sabi niya rito, ang naghihikahos ay sasagana sa pagkain. Mga lumalapit kay Yahweh, siya'y pupurihin. Maging sagana, nawa sila at laging pagpalain. Ah, so pagpapala, pagdyan tayo kay Lord. Kaya si Ezekiel, no? Kailan ihandog si Ezekiel na? Sa October 14, ha? Kaya tuwang-tuwa na si Ezekiel, no? Kasi ihandog siya sa October 14, no? Tapos dito, na? Ayan, ha? Dito, sunod na. Ulitin ko, ha? Ang nagikaos ay sasagana sa pagkain. Mga lumalapit kay Yahweh, siya'y pupurihin. Maging sagana nawa sila at sila'y pagpalain. Ha? So dito na. Mga bansa sa lupa kay Yahweh nagsisibaling. Lahat ng malahi maalala at sasambahin. No? So ibig sabihin lahat na lahi nagsasamba kay Lord. No? Dapat sasambahin si Lord. Kay Yahweh nauukol ang pamamahala. Maghari siya sa lahat ng mga bansa. No? So ibig sabihin na kahit sa ating tahanan, dapat si Lord ang hari. Dapat siya ang pinaka number one sa ating tahanan. Magsisiluhod lahat ng palalo. Mayayabang yumuko sa harap niya nga taong hahatulan. So yan, ibig sabihin dahil siya hari ng mahari, Diyos ng mga Diyos at Panginoon ng Panginoon, tayo luluhod tayo sa kanyang harapan. So balit ang prayer depende sa sitwasyon, no? Pag halimba tumatakbo ka, pwede ka rin mag-pray, no? Hindi lang nasa bahay. Mga susunod na salinlahi maglingkod sa kanya. Ang tungkol sa Panginoon ay ipapahayag nila, no? So ibig sabihin niya, mga anak natin ngayon, tinuturoan natin tungkol kay Lord.
yung mga bata, tapos someday sila na rin yung magpagwala na tayo, sila na rin magturo sa mga anak nila, no? O, last na. Maging ang bipa sinisilay ay babalitaan, iligtas ni Yahweh ang kanyang bayan. So ibig sabihin niya, kahit na sa tiyan mo pa yung baby, habang nakikinig ka ng mga Christian music, nakikinig din siya. At habang nakikinig ka ng Word of God, nakikinig din siya. So, alalahanin natin na anytime, pwede tayong tumawag sa Diyos. Pag emergency, pwede natin sabihin, Lord, pakibilisan, Lord, ang aking tulong dahil hindi ko na kaya. No? So, ibig sabihin niya na anytime, pwede tayong mag-pray. Saan man tayo, anuman pagkakataon, anuman ang mga sitwasyon. Ha? So, yan. So, tayo manalangin. Lord, salamat sa iyong salita. Salamat, Lord, na sa oras ng pangilangan, kami ay makatawag sa iyo, kami ay mapag-pray. At salamat, Lord, sa iyong pangako na kami ay iyong tutugunin sa aming mga pangailangan. Salamat, O Lord, na ang iyong salita, aming dinadalay na ito ay manatili sa aming puso at isipan, magsilbing gabay, at Lord, tutulungan mo kami at bigyan mo kami ng lakas ng loob upang i-share ito sa aming kapwa at upang ito ay i-type namin sa aming cellphone at aming i-share o kaya amin, Lord, na ipadala sa mga nangailangan. Payong gamitin mo po kami sa makapangyarihang paraan para sa iyong kaluwalhatian. Sa aming dakilang Ama, ang Diyos na Abraham, Isaac at Jacob, dinadanayin po namin ito sa matamis sa pangalan, yung anak na si Jesus, ang lahat magsabi ng Amen.